Nagkwento si Ryan Agoncillo tungkol sa pinagdaanan niyang dobleng karamdaman na dengue at pneumonia. Nagpasalamat din si Ryan sa lahat ng mga nag-donate ng dugo noong nangangailangan siya. Ang Starbite sa Tinipi Aguanyo. O, ingat sa pagtakbo, madulas ang daan. Matapos ang dalawang linggong, hindi siya nakita ng publiko. Lahat lang yan sa pagbabalik ng Eat Bulaga! Balik Eat Bulaga na si Ryan Agoncillo. Kami na-miss namin yung baon mo everyday. Meron ka bang na-miss this entire time that you were gone? I miss being busy. I miss the people that I'm supposed to see every day. Yan yung routine ko eh. Tila double whammy nangyari kay Ryan. Na dengue muna siya at saka tinamaan ng pneumonia. They took samples again of my blood and then they ordered an x-ray on my chest. That's when they determined I had pneumonia. Which is strange as well because I didn't cough. Now, 2 weeks after the dengue and the pneumonia complications, I could exercise. Although medyo limited kasi nga hindi pa back to normal yung breathing capacity. Ang isa sa mga ikinalulungkot ni Ryan, ilang araw niyang hindi nakapiling noon ang kanyang mga anak. Kinailangan kasing dalhin muna sina Johan at Lucho sa kanilang lola para hindi mahawa. Pero sa isang banda, sabi ni Ryan kahit papano ay nakabawi raw siya sa sarili dahil nakapagpahinga rin siya ng mahaba-haba. Nagpapasalamat si Ryan sa mga nag-alaga sa kanya at lalo na sa mga tumulong para sa kanyang blood transfusion. Thank you for the people who chose to share their lifeblood. Salamat. It would have been very difficult without the donor. Siyempre, laking pasalamat din ni Ryan sa kanyang may bahay na si Juday. I can't imagine her looking worried actually or taranta because she's always such a calm and relaxed. She was calm and relaxed, no? I think she's being a wife. She was being a very good wife. At ngayong healthy na ulit si Ryan, advice niya para iwas dengue. Precaution, especially with the kids. If you can get those mosquito patches or citronella or yung mga oil na mapapahid, mga lotion na pwedeng kontra lamok. Pia Guanyo, GMA News.